everyone! Welcome back to my channel. This is Lynn Cruz. And sa mga bago po sa ating channel, welcome to Pots and Succulents. So today's Thursday and it's 2 o'clock in the afternoon na po. Ang video ko po today, pakita ko sa inyo saan ako nagpunta this morning. And after ng gala, gagawa po tayo ngayon ng arrangement. Okay, kararating ko lang po. So na-miss ko na po yung gumawa ng arrangement. So parang time out ko ngayon, or it's a break from packing and from cooking. May natira pa tayong ulam kahapon, kaya hindi ako nagluto ngayon. And today, yung dalawang anak kong babae are in the office, so medyo mamaya pa kakain yung mga yun pagdating. Kasi pag they are work from home, kailangan nakaluto na tayo para just in case na magutom sila kaagad, syempre bababa lang sila at kakain kasi nga hindi dito lang sila sa loob ng bahay. Okay, so let's get started. So we're here now at Point Cook Mall dito po sa maliit lang po itong mall na to. It's like a shopping center na maliit, and magpapa nails po tayo ngayon. Okay, so kasi po yung ating nails lumang-luma na. Okay. Parang umabot yata siya ng 2 months. Okay. And dito po tayo magpapa-nails sa Natural Nails and Beauty. Okay, pasok tayo dyan. And now, tapos na po tayo magpa-nails and we're gonna go to the other side of the shopping mall or shopping center. Magpapakilay naman po tayo. Alam niyo naman, kilay is life, okay? So, dyan naman po tayo papasok. Sa loob po niyan, nakita niyo yung Woolworths? Yan, dyan po tayo papasok. And, man, madadaanan natin yung Jeans West. Nandyan sa kabila yung Ferguson Bakery. Tapos, meron dyan tindahan ng sapatos, yung Novo. Yeah, so, dito lang po tayo. Ano po ito eh? Maliit lang po siya na shopping mall or shopping center. And ayan, malapit na po tayo doon sa ating pupuntahan. Ang pupuntahan po natin na pagpapagawa natin ng kilay ay dito po sa sa Fabulous. Okay, syempre, Fabulosa. Okay, so sa Fabulous po tayo papasok. Ayan. Ayan, so after nyan, dahil 12 o'clock na po, magla-lunch naman kami ng husband ko. Dito, ayan siya. Naghugas lang po ako ng kamay, iniwan na ako. Nag-pray na siya mag-isa. Okay, so yan po. Nandiyan po kami ngayon sa Nando's. Okay, so after po natin na mag-lunch, pumili naman tayo ng konting pagkain na kailangan sa bahay dito sa Coles. Dito po yung isang supermarket dito sa Melbourne. And nandito na tayo ngayon sa bahay. Okay, so after na gawa ko na yung nailagay yung iba mga pinamili natin. Ito na po. At gagawa na tayo ng bago nating arrangement. Okay? So, ginamit ko po muna dyan yung pinropagate or yung niripot natin or pinropagate natin na na jade plant dati. Yan. And gagamitin natin yung ating jelly beans. And mga cuttings lang po yan. Na dun sa mga iba nating mga tanim na medyo kailangan na din nating i-prune para magbigay ulit ng bago sa atin na na succulents. Ayan po yung ating kiwi. Ayan yung kiwi. Yan yung favorite po yan ni Mommy Vis Garden. At favorite ko din po yan. Okay. So just keep watching lang po, and I think I'm going to discuss another thing about succulents. So, ang mga this garden po natin will last to sa home natin or sa bahay natin. It will last for 1 to 2 years before repotting is needed. Okay? So, ang kailangan lang po natin, they are easy to care only if we have the proper drainage, water, light, and an occasional dose of, yung iba naglalagay ng general fertilizer. And yung minor trimming po, paminsan-minsan kailangan yun pag talagang alam natin na kailangan nang itrim yung isang, nabawa nagta-trailing na siyang masyado, we can trim it rather than,
rearrange it, okay? And one more thing din po to remember kapag we are making a dish garden, mahalaga po yung pagbe-blend ng colors properly. Okay, so hindi maganda yung monochromatic lang siya, meaning yung isang kulay lang. So maglalagay tayo ng iba't ibang color doon sa ating dish garden para maging mas alive siya and pleasant to the eyes. Okay, so also sa texture din, and meron din po tayong tinatawag dyan na yung three things that matter sa paggawa po ng arrangement or dish garden: yung depth, yung width, and yung height. Okay, so kung makikita ninyo kapag po gumagawa tayo ng dish garden, meron tayong inilalagay na pinaka parang mataas lang siya, tapos meron yung mababa lang para nagkakaroon po ng ano, ng yung pinaka focal point ng ating dish garden. Yun po yung mahalaga para maging maganda po yung ating dish garden. And pwede po tayong gumamit kahit na anong pot or container para po sa ating dish garden. Usually, yung ibang ginagamit talaga, yung mga wicker basket, ganun. So, yun lang po. And tatandaan po natin, again, yun pong water sa kanila, and yung pong soil na gagamitin, at yung kailangan nilang sunlight. Yung pong tatlong yun ang pinakamahalaga din sa ating paggawa ng dish garden arrangement. Okay, so yun lang po, and I hope na nagustuhan po ninyo ito. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, and huwag po ninyong kalimutan to hit the bell button and paki-like and share na din po. And again, thank you so much sa mga subscribers natin, sa ating mga silent viewers, sa ating members. Lahat po ng support ninyo are all highly appreciated po. Maraming salamat for supporting Pots and Succulents. Bye everyone!